Hi mga bes! Welcome back sa ating channel. Sa mga bago pa lang sa channel ko, I am Alex. At nandito ako ngayon para i-review itong ating latest product na ginamit. Itong rejuvenating set ng Beauty Vault. So ito yung itsura niya. Premium rejuvenating set. May glass skin effect daw siya. So, alam kong nandito kayo para makita kung ano yung review ko or kung anong effect sa akin ng Beauty Vault. At dahil siguro nakita nyo yung nasa thumbnail na glass skin effect niya or yung nagawa niya sa skin ko. Pero, iuunahan ko na kayo. Kung ayaw nyo ng peeling, kung ayaw nyo ng redness, kung ayaw nyo ng mahapde, kung ayaw nyo ng medyo iritado yung feeling nyo, or kung ayaw nyo ng medyo uncomfortable yung feeling, stop nyo na tong video na to kasi ilan lang yon sa mga mararanasan nyo during the process while using this set. Very wrong to kapag ka talagang nasa mainit na lugar kayo tapos nagpipil ka or hindi comfortable yung feeling ng skin mo or ng face mo. So, insert ko yung clip kung saan in-unbox ko siya and ginamit ko siya for the first time. Ito yung pinadala ng from Beauty Vault. Ito yung premium rejuvenating set. Open ko lang siya. I-unbox ko siya ngayon kasi ngayon ko pa lang siya itatry gamitin. So, meron silang as usual, kagaya ng mga ibang rejuvenating set. So, of course, meron silang soap. Ito yung kanilang baliktad. Ayan, ito yung kanilang soap. Kojic soap rin to. Tapos, toner. Ang toner nila is 60ml rin. Ayan, meron din day cream and night cream. So, yung day cream nila, meron din siyang SPF 45 na ganyan. Tapos, itong night cream nila. Rejuvenating cream naman to. Ito is tinted sunblock na to. Itong kanilang day cream. Tinted sunblock siya na SPF 45. Nakalagay kasi dito, dries pimples fast, visibly repair signs of skin fatigue, yung mga ganyan-ganyan. Tapos, so ayun, kagaya rin ng iba na start with soap, then toner, tapos kapag morning, of course, yung day cream, then pag night, yung night cream. So, sa start ko siyang gamitin ngayon using eto muna, sa soap muna tayo. So, mag-wash muna ako ng face ko. So, ito na yung soap natin ng Beauty Vault. Ayan, hinati ko na siya sa 4 para mas matagal siya maubos. Tapos, lalagay ko siya dito sa soap mesh ko. Pag mga soaps kasi, talagang nilalagay ko dito sa soap mesh. Mas tumatagal yung soap pag nakalagay siya dito. Tapos, mas tipid siya gamitin. Tayo. Ito siya. Tapos. Ayan. So, yung smell niya mga bes, parang smell lang, ng toner talaga ng mga rejuvenating set. Aray ko! Tapos mabilis siyang matuyo. Mabilis siyang matuyo. Ayan. So, dahil malakas lang yung fan. Ayan. So, ayan. Nakita niya may acne ako ditong malaki. Ayan. After toner, eto na tayo. Sa tinted sunblock. Kasi since maaga pa lang naman ngayon. Actually, hapon na. Pero, ito, tinted sunblock yung gagamitin natin. So, may ano siya ha? Ayan o. So, mayroon siyang seal. Ayan. So, ngayon lang natin siya bubuksan. Ayan. Ayan. Pag inopen mo siya, mayroon pa siyang isa pang takip. Ayan. So, tatanggalin mo. Ah, okay. Yan yung itsura niya. Wow. Ayan. Ito. Ayan. Wow. Alam mo, gusto ko yung mga tinted sunblock kasi, di ba? Parang concealer na rin yung itsura niya. Kaya parang concealing cream na din siya. So nakita niyo naman yung itsura ng skin ko
Ngayon, kung titingnan natin kung mapapabetter nitong Beauty Vault Glass Skin Essentials yung skin ko ngayon na maraming acne marks. Tapos yun nga, meron ako ang bagong pimple na malaki. Titingnan natin kung magiging better yung skin ko dito sa rejuvenating set na to. Tsaka kung anong magagawa niya, kung magbabalat ba, or kasi diba ganun pag mga rejuve, may mga peeling-peeling na ganyan, which is, takot akong gumamit ng mga ganun kasi. Antay na ba? Ayan, so okay na to. So matipid naman siya i-apply, konting ano lang, di ba, yung nilagay ko. Ayan, ito yung after, ayan. Ayan, after nung soap, toner, and nitong day cream ng Beauty Vault. So, update ko kayo after a week kung ano magiging result niya sa skin ko. After a week or after 2 weeks, titingnan lang natin kung anong magiging, pag may nakita na akong progress or may nakita na akong result sa skin ko, i-update ko kayo kung kamusta naman siya, kung hiyang ba siya sa akin or hindi. So, see you! Ito naman sa naging result niya sa akin for 5 days or 6 days. Pictures na lang mga bes, yung ipapakita ko sa inyo kasi hindi ko na siya nagawang videohan. So, pictures na lang for the daily update kung anong itsura niya from day to day na ginagamit ko itong Beauty Vault na rejuvenating set. Yung hindi ko nagustuhan. Siyempre, kung nanonood na kayo ng videos ko dati, alam niyo talaga na ayoko ng peeling. Sobrang hate ko ang peeling, mga bes. Sorry, at ayoko ng hapde. Ayoko ng may masakit, ganyan. Tapos, ayoko ng namumula. Kasi, napapangitan ako sa itsura, mga bes. Yun talaga yung una-una. Ang pangit ng itsura para sa akin, pagka nagpipil, tapos namumula. Tapos, syempre, ayoko ng feeling ng nasasaktan. Lahat naman siguro tayo ayon natin ng masakit. Ang nagustuhan ko naman sa kanya, unang-una, one day pa lang, pagka, bago ginamit mo siya today, kinabukasan pa lang, nagsastart na yung peeling niya. So, habang pagkagising mo, medyo, yan na, nag-uumpisa na parang medyo mahapdi-hapdi na yung skin mo, yung face mo, ganyan. Tapos, nag-uumpisa na siyang unti-unti na makakakita ka na ng unti-unting nagbabalat yung skin mo. So, nagustuhan ko yung mabilis na pag-react nung skin ko sa kanya or mabilis na pagtrabaho niya sa skin ko. So, di ba maganda yun? Kasi one day pa lang, hindi ka na maghihintay ng 3 days or 4 days kasi sa iba, medyo hindi ko alam kung nire-ready talaga yung skin mo or ano, medyo matagal umaabot sila ng 3 days, 4 days or so bago mag-effect or bago mag-peel, ganyan, mag-start yung pag-rejuvenate ng skin. So, ito mabilis lang. Ang sunblock kasi niya, mga best, is tinted sunblock. So, ito yung itsura niya. Ayan. Ayan yung itsura niya. So, konti na lang yung laman nito. Itong sunblock na gustuhan ko to, after ko nang mag-peel. Yun yung nagustuhan ko sa kanya kasi ito yung itsura niya. Ayan, ginagamit ko siya ngayon, naka-tinted sunblock ako ngayon. Smooth lang siya sa face. Tapos, natatakpan niya yung mga blemishes sa skin ko. So, hindi siya umabot sa akin ng 1 month. Siguro mga 25 days ko lang siya nagamit kasi naubos na siya. Ayan o, ubos na yung toner ko. Tapos, ubos na rin tong night cream ko. So, in-stop ko na siya. Siyempre nga, wala na akong magagamit. So, in-stop ko na siya. After 25 days, ito yung result ng skin ko. After 25 days ko siya gamitin. Ayan. So, achieve mo talaga yung glass skin sa kanya, mga bes. It just so happen na habang ginagamit ko siya, napapansin ko, kasi syempre, di ba mahapde? Halimbawa, nandun ka sa process ng nagpipil ka. Mahapde siya. Tapos, syempre, pag mahapde, nahihirapan kang sabunan siya or nahihirapan kang linisin siya. So, hindi ko siya ganun nalilinis. Feeling ko talaga hindi ko siya ganun nalilinis kasi hindi nga kaya nung skin ko, yung sakit, ganyan. Tapos,
nakakakita ako ng mga parang tinubuan ako ng mga blackheads. Siguro nga gawa ng dahil hindi siya ganun nalilinis maigi. So, nagkaroon ako ng mga blackheads sa ganito. Tapos, dito sa noo. Ayan, so, kung mapapansin nyo, meron ako ditong, ayan, may something-something ako ngayon dito sa noo. Kasi, walang kinalaman dito siguro. Nagkaroon kasi ako ng tatlong blackheads dyan. Tapos, kinutkot ko siya. Saka, si ayoko nang may mga ganun nga, may mga kung ano-ano sa skin ko. So, kinutkot ko siya, nasugat. Kaya, ganyan na ito niya. Sorry, pero hindi yun dahil dito, ha. Nasugat siya dahil kinutkot ko siya, ganun. Pero kung yung blackheads lang, hindi siya visible. Ako lang talaga kasi lagi ako nakatutok na ganyan sa mukha ko. Kaya pati yung maliliit na details, talagang kitang-kita ko. Etong tinted sunblock nila, mga bes, masasabi kong hindi siya magandang gamitin kung lalabas ka ng bahay habang nagpipil ka. Kasi mandatory, mga bes, na maglalagay talaga tayo ng sunblock. Pero pag etong tinted sunblock nila ang ginamit mo, sobrang visible nung pamamalat mo. As in, talagang kitang-kita na namamalat yung face mo, kitang-kita na parang naaagnas yung mukha mo. Ganun yung nagagawa nitong tinted sunblock nila. Which is, tingin ko, hindi maganda yon kung lalabas ka ng bahay. Pero kung sa bahay ka lang naman, tas wala namang issue sa'yo na kung anong itsura mo, okay na to. Kasi kailangan mo talagang mag-sunblock, mga bes. Pero pagkatapos ka ng mag-peel, tapos clear na yung skin mo, wala ka ng pamamalat, ganyan-ganyan. Sobrang gustong-gusto ko to. Kasi natatakpan nga niya yung mga blemishes ko, ganyan. Kung ano pa man yung gusto nyong itago. That's, ang ganda ng tone niya, or ang ganda ng kulay niya sa skin. Bumabagay siya sa kahit anong color ng skin mo, nakakapag-adjust siya. Kasi ako, hindi ako kaputian. Pero pag ginamit ko to, feeling ko sobrang saktong-sakto siya sa skin ko. Tapos nakita ko rin, ginamit to ng maputi, sakto rin sa skin niya. So, tingin ko nakakapag-adjust to, itong sunblock na to. So, nagustuhan ko yon. Kaya nga, di ba, kita nyo, hanggang ngayon ginagamit ko pa rin to. Kaya nga gusto ko, kung meron sana silang nabibiling separate na ganito, gusto ko tong sunblock na to. Kasi since tapos naman ako mag-peel. Tapos, ito namang toner nila. Ubus ko siya nang hindi umabot ng 1 month. Alam ko kasi for 1 month use tong isang set. Pero hindi siya umabot sa akin ng 1 month. Mahap dito. As in, sobrang mahap di siya. Alam mo, habang nagpipil ka, kasi diba, yung for the entire 25 days, mga bes, nagpipil ako. Simula nung second day ko siyang ginamit, hanggang sa matapos, nagpipiling pa rin ako. May peeling pa rin nagaganap sa skin ko. At pag ito yung in-apply mo, di ba? Pag ina-apply mo na tong toner na to, may mga times na umiiyak ako kasi sobrang mahapdi siya. As in, mahapdi talaga. Pero wag mo siya kukuskusin. Kaya ang ginagawa ko, lagay lang ako sa cotton, tapos ipinapat-pat ko lang siya kasi sobrang hapdi. Hindi ko na kayang iganon-ganon pa siya. Yung di ba pag nagtotoner tayo, ginaganon-ganon, hindi ko na kaya. So, pat-pat lang ng cotton na may ganito. Kasi nga, mahapdi talaga to, mga bes. Tapos, ito naman kanilang night cream. Ito nagustuhan ko rin to kasi natutuyo nito. Actually, ito rin naman. Natutuyo nito yung mga halimbawa. Kasi nga, di ba sinasabi ko sa inyo, pag may nakita kong ayoko, tinatanggal ko. So, ang tendency, habang nagpipil ka, tapos pinakailaman mo yung skin mo, masusugat ka. Kaya wag na wag nyo yun gagawin, mga bes. Wag nyo gagawin yung ginagawa ko na pag may nakita kang ayaw mo, kukutkutin mo or ikaw mismo magtatanggal. Huwag tayong mamaru. Kasi nakakasugat talaga siya ng skin dahil manipis yung skin natin while nagpipil. Kaya huwag nyo yung gagawin. Huwag nyo pakilaman kung ano yung nangyayari sa skin nyo. Hayaan nyo na lang. Tapos, eto, natutuyo naman nila. Diba nga, nagsusugat yung face ko. May times na ganun. Kasi makate. May makating part, lalo na sa mga ganito. Kung ako sa inyo, huwag nyo siyang ilalagay sa neck. Kahit alin dito, huwag nyo siyang ilalagay sa neck. Very wrong talaga. Kasi nangyayari sa akin, halos hindi ako makatulog sa gabi sa sobrang kate at saka sa hapdi ng leg ko. So, hindi ko ito, parang 2 days ko lang tinry yun na nilagay ko sa neck ko itong toner. Kasi di ba pag nagtotoner ka, face mo, dadamay mo na yung neck mo. So, wag, face lang kung face. Tapos, so ayun, yung pagsusugat niya, madali namang natutuyo pagka nilagyan mo ulit. Lalo na sa face, ha? Kasi nga, nung nagsugat-sugat yung leeg ko, hindi ko na nilagay nito, inisprayhan ko na lang ng alcohol para matuyo. Pero kung sa face mo yung nasugat ka, eto, mabilis nilang natutuyo yung mga sugat mo or yung mga acne na tumutubo sa'yo, natutuyo na itong dalawa na to. Kasi pag nilagay mo to, hindi na halata na nagbabalat ka, na nagpipil ka, ganyan. So, eto yung nilalagay natin sa gabi. So, maganda siyang tingnan pag eto yung nilagay mo.
Tapos kinabukasan, ang fresh ng itsura mo. Sobrang fresh ng itsura mo. So nasabi ko na yung mga nagustuhan ko, saka yung mga hindi ko nagustuhan. Tapos ang alam ko kasi, i-stop mo to after 30 days or after mo makaubos ng sunset. I-stop mo siya ng paggamit, tapos pagpapahingahin mo yung skin mo for another 30 days. Kung marerecommend ko ba to, itong Beauty Vault na kanilang premium rejuvenating set. If you don't mind na magbabalat ka, na ninipis yung skin mo, or na mamumula yung skin mo, kung wala lang sa'yo, kung okay lang sa'yo na mahapdi yung process, well, marirecommend ko to kasi nagustuhan ko naman yung effect niya. Pumuti yung skin ko, napansin niyo ng mga kasama ko dito sa bahay, ni Hubby sa kanong anak ko, tapos kikinis siya. Kaya lang nga, ayun nga, lagi ko sinasabi sa inyo na hindi ako into rejuvenating na talaga kasi ayoko nang nagbabalat and mahapde. Yun lang para sa review ko para dito sa Beauty Vault Premium Rejuvenating Set. So sana nakatulong sa inyo tong review na to, mga best, para sa mga gustong mag-try nito. It's Beauty Vault PH sa Instagram. So pwede kayong mag-message sa kanila doon kung gusto nyo mag-order, kung gusto nyo makapag-try ng mga products nila. Meron silang iba't ibang mga products, mga best, ha. Meron din silang bath essentials na nagawan ko na ng review. Watch nyo na lang tong video na to kung gusto nyo makita kung ano yung mga products nila. Tapos kung nagamit mo na to or kung parehas man tayo ng effect or magkaiba tayo ng effect, comment kayo sa comment section kasi baka, 'di ba lagi ko naman sinasabi, baka yung nag-effect sa akin hindi mag-effect sa iyo at baka naman yung nag-effect sa iyo hindi naman nag-effect sa akin. So, thank you for watching, mga best, till our next video. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching.